Kumusta kabayan? Kumusta ang kalagayan niyo? Minsan pa tayong magkakaugnayan sa ang lupalop ka man ng mundo. Ating pag-usapan, sari-saring bagay, ating pag-isipan, yaring buhay-buhay, ipangalandakang Pilipinong tunay ito. Ilan taon lang kayo dito sa ating natatanging tahanan, buong mundo, telebisyon, Pilipino. Kumusta kabayan? Kumusta kabayan? Tuloy, ilan taon lang kayo. Sabi nga, tuloy, pasok kayo. May bisita din ako dito. Magandang araw mga kabayan. Isang oras ng makabuluhang talakayan na naman ang pagsasamahan natin ngayon. Kaya para di mahuli sa pinaka-latest na mga usap-usapan na may kinalaman sa mga overseas Pinoy, tutok lang dito sa Kumusta Kabayan. Para lalong gumandang araw ninyo, pakikilala ko na yung isang bisita, ang ating guest co-host for today, si Miss Karen Davila. Partner. Oh, second time ko na to, ha. Tuwang-tuwa ako, ha. Return of the comeback. Yes. Napakaganda talaga ng araw na to, Sito. Pero hindi ito mananatiling maganda dahil matapos ng isang oras, mantakin niyo bang masama ang Pilipinas sa blacklist ng international group na Financial Action Task Force dahilan sa hindi natin pagkakapasa ng anti-money laundering amendments na pasok sa standards nila. Sus Ginoo, lahi na nga kami ng nugnog, pinaitim pa nyo kami. At kung bakit nangangamba kaming baka biglang sumama ang araw ninyo, ay dahilan sa isa ang mga overseas Filipino workers sa mga tao na direktang maapektuhan ng sitwasyong ito. Kung papaano, alamin natin mamaya. Pero bagong lahat sa mga nagtatanong ng mga address, contact numbers at emails ng mga naging panauhin ng KKB last week tungkol sa paksang immigration concerns, kuha na kayo ng ballpen at papel dahil eto na ang request ninyo para sa mga paunang hirit ng ating mga viewers tungkol sa paksa natin ngayon. Ang tanong ni AZA Franco sa ating mga mambabatas. Ang hirit ng ating mga viewers tungkol sa paksa natin ngayon, ang tanong nga ni AZA Franco sa ating mga mambabatas, eh hindi man lang daw ba natitinag yung mga senador? Ito tanong ko rin ha, na mahigpit ang pagtutol sa pagsasabatas ng AMLA na kasasapitan ng mga pamilya na katulad niyang OFW. Ang tingin pa nga ng ating letter sender, ang pinuprotektahan lang siguro daw ng mga senador na ito ay ang malalaking bank account nila. Ito naman ang kwento ni Amelita na nadanasan na ang hirap ng pagpapadala ng pera sa Pinas mula sa Naura. Ah, oh, Nauru ba yun? Isang bansang blacklist. Nauru yata yun, alam ko lang. Naura. Okay? Isang bansang blacklisted din sa issue ng money laundering. Nagpadala daw si Amelita ng pera sa Pilipinas through a friend who was traveling to Australia. Paglipas ng ilang araw, may natanggap na sulat si Amelita mula sa Australian Bank na pinaghulugan ng kaibigan niya ng pera
She was told that they were returning her money because the bank's main office in New York has issued a directive refusing transactions involving money transfer for everyone in Nauru. Naurong yung padala niya. Uy, pero Sito, seryoso yun, ha? Nakakatakot, ha? Kaya kung kayo po ang tatanungin, pabor ba kayo sa mga kaparusahang ipinataw sa Pilipinas ng Financial Action Task Force? Oo o hindi? Itawag niyo ang inyong boto sa 632-416-3645. Maari niyo ring iparinig ang inyong tinig sa ating hotlines na 632-416-3641-242. Pwede rin kayong sumulat sa Kamusta Kabayan, care of ABS-CBN Global Limited, 9th floor ELJ Communication Center, Eugenio Lopez Drive, sa Diliman, Quezon City, or mag-email sa kkb@abs.pinoycentral.com. Inaanyayahan din namin kayong sumali sa ating talakayan online. Heto kung paano. Kating-kati ba kayo laging makichika sa amin ni Kabayang Sito pero kadalasan di makalusot sa umuusok laging hotlines ng Kumusta Kabayan? Well, may solusyon na sa problema nyo. Welcome Chika Text, ang pinakabago ninyong kakampi sa pagpapaabot ng di makapigil ninyong mga saloobin ukol sa mga paksang tinatalakay sa inyong paboritong kumustang show sa TFC. Simple lang ang paraan ng pagsali sa bagong online chikahan na ito. Mag-log on lamang sa www.chika.com, click on register now, select I do not have a mobile phone with any of the providers listed above, click the next button, choose on the options on how you heard about Chika, and click next. Fill in the required information and click next. And now that you've registered, pwede mo nang i-invite ang Kumusta Kabayan to be your Chika textmate. Tandaan lang ang ating Chika ID number. Once your invitation is accepted, feel free na magpadala ng inyong mga mensahe live na live sa Kumusta Kabayan. O, get online na Kabayan at simulan na ang kumustahan. Sisimulan na natin ang talakayan sa ating pagbabalik. Kaya tutok lang dito sa episode nating pinamagatang Harang sa Padala. Pag-usapan, sari-saring bagay, ating pag-isipan, yaring buhay-buhay, ipangalan lakang Kumusta Kabayan? Tuloy! Ilatong lang kayo, dito sa ating natatanging bahay. 13 taon at isang matinding babala muna ang nagdaan bago pinag-ukulan ng pansin ng Philippine government ang pagkakaroon ng anti-money laundering law. Pero noong inilatag na sa harap ng Financial Action Task Force ang napagkasunduang bersyon, di naman tumugma, reject sa kanilang pamantayan. Eh, ang tanong naman kasi, di ba dapat ayusin yung batas? Eh, tinanong daw, alin ang mas maputi? Kulang daw sa ngipin ang Anti-Money Laundering Act natin. Kaya ang ending, blacklisted ngayon ang Pinas sa FATF o Financial Action Task Force. Non-cooperative in the fight against money laundering. Medyo hindi madaling ipaliwanag ang kahulugan o kahalagahan ng sitwasyong ito. Gayunpaman, ipapaliwanag yan sa atin ngayon ang ating panauhin. Kasama natin ngayon ang senador na walang bank account o kung may account, walang account, si Senator Aquilino Pimentel. Senator, welcome po. Sito, good afternoon, Karen. Opo. Alam niyo, Senator, para maintindihan muna natin, ano ba ang kahalagahan and honestly, what's the purpose of having that anti-money laundering law? Karen, una sa lahat, gusto kong sabihin kaagad na hindi ako miyembro ng BICOM Conference Committee na which had the final say kung the amended version ang laman doon sa anti-money laundering amendments, no? Yes. Pero gusto ko rin bigyan ng diin na ako in dalawang punto ang gusto kong sundin sana ng FATF. They should be fair. Walang diskriminasyon laban sa Pilipinas. Sapagkat ngayon, meron silang patakaran na pinasusunod sa ibang mga bansa na okay lang, pero hindi okay sa atin. Tulad ng yung threshold amount. Uh-huh. Sa Thailand, pinaintulutan po nila na ang Thailand magkaroon ng
equivalent of 2.5 million pesos. Ah, minimum. Na threshold, oh, threshold amount, okay. Ano? Bago ka mag magkalkal, oh, bago ka mag-report, ano? Mm. Pero dito sa atin, ang gusto nila $10,000 or its equivalent, meaning to say 500,000 yeah pesos lang. Mm. So ang sabi ko, ba't naman pwede sa Thailand, hindi pwede sa atin? Mm-hmm. It's unfair. Now, I also found out sa pamamagitan ng aking pag-research sa web, mm-hmm, na there are 21 nations na under sa supervision ng FATF na wala pong threshold account amount. Okay. Mm-hmm. Kaya ang ibig sabihin, sabi ko nga, kung ganun, wag na lang tayo mag-threshold account. Doon na tayo sa suspicious account reporting requirement, no? So any amount, whether it is $10,000 or below, basta suspicious, pwedeng i-report. Now, pero ang second at pinakamabigat kong pinaglalaban, ang karapatan ng taong bayan na kung silang sila ay abusuhin, yes, ng mga opisyal ng bayan tulad ng AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, whatever, no? Dapat maaari silang pumunta sa hukuman. Alam mo kung bakit, Karen? Dito sa bansa natin, ang daming mga posibilidad na kung ang isang ahensya ay binigyan ng malaking kapangyarihan, abusuhin ito. I will cite you an example. Sa panahon ng martial law, sinara ng Central Bank ang Banco Filipino. Okay. No right of recourse to the courts. It was only now na na-restore na ang democratic space sa bansa natin na nagkaroon ng panahon ng Banko Pilipino na hinabla ang Central Bank at saka yung mga tao na nagpasara without just cause ng Banko Pilipino. At ngayon lang sila nakatuklas ng remedy because there were courts that they can go to. Now, ayaw ng either the FATF or Banko Sentral na magkaroon ng recourse to the courts. Actually, you know, Sito, I was gonna ask, hindi yung recourse, sir, ang sinabi nga daw ng Financial Action Task Force, under the amended version, may tatlong krimen na kailangan, hindi na kailangan ng court order. Right, right. Yung krimen ng drug-related cases, hijacking, that's it, kidnapping, terrorism-related. Parang ang gusto daw po ng Financial Action Task Force is may mapalawig, maparami pa yung uri ng krimen na dapat hindi na daw kailanganin ng court order. Now, dito nga siguro nagkatalo sila sa BICOM. Again, I want to say na wala ako roon, ano, kasi hindi naman ako member ng BICOM. Pero, alam mo yung original purpose ng Financial Action Task Force? Na mahanap nila yung sources of drug money. Okay. Terrorism money. Oo. At yung mabibigat na mga krimen. Very limited ang scope. Now, kung ganun, sabi ko, ba't naman kailangan na palawaki pa? But again, as I said, I just went along with it because I was not even there during the discussion. Matanong ko lang, Senador, no? Mabuti nga kayo ni Karen, malalim na inaabot nyo eh. Eh ako, yung mga kakwentuhan ko sa kanto, ang unang tanong namin, sino ba lasi? Sino ba sila? Sino ba United Nations na pwede sila magdikta? Correct. Alam mo yung Financial Action Task Force, 29 nations yun na nagbuo ng kanilang pamamaraan kung paano makontrol nila ang financial directions o financial policies ng ibang mga bansa. But these are very powerful nations. Mm-hmm. Pero they are not even one-third of the entire United Nations. Ang ibig sabihin, wala silang official standing sa UN. Mm-hmm. Pero dahil sa makapangyarihan itong mga bansang ito, so pwede silang magdikta. Yun ang pinakaayaw ko. Kaya even itong sinasabi nila na March 15 ang deadline, sana wag na nating banggitin na may deadline. We should do our thing, not because merong deadline, kundi para sa ikabubuti ng bansa. Mm-hmm. Yun ang parati kong pinaninindigan at pupunta tayo sito diretso doon sa OFWs. Ano? Mm-hmm. Sinasabi nila mapipirwisyo ang OFW. Alam mo, meron kaming research na ginawa na ang average remittance ng OFW is only $300. Mm-hmm. Meaning to say, hindi ko nakikita kung paano silang pahirapan. Well, yung sumulat kay Sito, yung sa Nauru, yung The Bank in New York, ayaw na tanggapin yung kanyang remittance. O, galing sa Nauru yun. Pero ang ibig ko sabihin, ang mga OFWs natin nasa Saudi Arabia, no? Pero di ba, sir, dumadaan lahat sa New York, lahat ng pera, anything you remit worldwide passes by the U.S.? Yun na nga, Karen. Ang ibig ko sabihin, meron silang patakaran. Parating
balik, pinabalik-balik ni Senator Magsaysay sapagkat siya ang sponsor, mm-hmm. na nagsasabi na anong pangalan nito, know your customer is one of the requirements of the banks. Mm-hmm. So ang ibig sabihin, itong mga OFWs na nagre-remit ng $300, kilala sila ng banko. At alam ng banko na yung pinapadala nila, hindi drug money yun, galing sa mga employers nila. Hindi so, naman kaya nangyari, Senator, na they just sinampulan lang tayo. Meaning, sige, yung bansa ninyo ayaw makisama, o ikaw Pilipina ka, ginamit mo yung banko sa Australia, tiga na uro ka, papadala mo sa Pinas, o padala mo na notice yan na hindi na namin tatanggapan. Is there a course of action to protest this? Dahil OFW. Discrimination na rin yun eh. Oh. Alam mo, yung Amerikano rito sa bansa natin na parati siyang pinapadalhan from the estate of his father a certain amount regularly. In-stop ngayon ng FATF. Okay. Sino nila ang FATF sa New York o sa Amerika? Nanalo. It's still pending. Pero diyan mo makikita that there are people now resenting that kind of an imposition. Okay. Sito, Senator, meron tayong caller no from San Francisco, California, si Ludi Padua. Aling Ludi, magandang gabi ba sa'yo? Hello? Mang Ludi pala. Ang gwapo ng boses nyo. Hello? Opo, naririnig na po namin kayo, Mang Ludi. Ano pong katanungan natin? Itatanong ko lang sana sa kay Senator Pimentel. Dato akong correspondent ng People's Journal noon, ano? Bakit ngayon nyo lang naisipan na ipasa ngayon, Senator, ang money laundering? Bagamat marami ng mga politiko sa atin dyan na nagpapasok ng pera na dito sa California or other countries. Aludi, ang nangyari hindi man ngayon lang. Mga 1 year ago na yun, pinasa na anti-money laundering legislation. Pero mukhang ayaw ata ng FATF. Sabi nila, meron kayong mga provisions doon na hindi katanggap-tanggap. Mm-hmm. Kaya inaminda ngayon. So, this is an amendment. Mm-hmm. Hindi po ngayon lang ginawa ito. Okay. Okay, Mang Ludi, maraming salamat po for your call. That's isang katanungan pa ako kasamang Karen Aguila. Ano yan, sir? Bakit ano talaga yung tunay na dahilan na sinara ang Bangko Pilipino? Siguro masagot ko yung konti. Hinara sila nung panahon pa ni Jovo Fernandez ng Central Bank. At meron atang gustong i-take over ang bangko by some other interest. Kaya wala pong recourse sa hukuma noon. Talagang winasak ang Bangko Pilipino. Mm-hmm. Ngayon lang sila nakabangon na lumaban. Okay. Maraming salamat. Sana, Senator, kasi 8 years na ako hindi umuwi dyan eh. Namomonitor ko lagi ang nangyayari dyan sa TFC dahil nakasubscribe ako. Sana naman na mabigyan ng lahat ng action na ginagawa niyo dyan sa Senate kasi meron mga critics na rito sa mga kaibigan din natin, mga politiko, o dating mga politiko, puro ngaw-ngaw na lang daw dyan sa Senate at saka sa Congress. So, unang-una, pinapahatid ko rin sa inyo, mga Pilipino rito na very supportive sila dyan sa balikatan 2003. Bagamat ang alam natin, Pilipinas, hindi natin kaya masugpo ang mga terorista dyan, kaya dapat sana equal natin to, fair natin to sa kaanuhan ng ating bayang Pilipinas dyan, Senator. Okay, maraming salamat. Kasamang Ludi. Okay. Sito, Senator, meron pa tayo direct from Riyadh sa Kingdom of Saudi Arabia naman, si Ginoong Dong Ledesma. Mang Dong, hello. Mang Dong? Good morning. Good morning po sa inyo. Anong katanungan natin? Sana tungkol sa AMLA po, sir. Kasi hindi kita naririnig. Ang tanong ko lang paano na lang yung na-blacklist na tayo? Okay. And then, paano yung hard money na kinita namin dito? Makakarating pa kaya sa banko na pupuntahan sa Pilipinas?
Okay, Senator. Madaling sagot ko doon, of course, sapagkat hindi naman kayo nagpapadala ng $10,000, I doubt it. Yung remittance niyo average lang $300, $500, ay siyempre matatanggap yun. At gusto ko na rin ang idagdag ito si Tito at Karen. No? May balitang natanggap namin na sa Lunes, makipagpulong yung representatives ng FATF. Darating sila sa mga linggo. Senador. Oh, good, good. At ang posisyon ko naman niya, pakinggan natin. Because kailangan maproteksyonan din natin ang karapatan ng ating bayan. Okay. Alright. Mang Dong, narinig niyo po yung kasagutan ni Senator. Huwag daw kayo mag-alala dahil lang mga nire-remit niyong pera. Yun daw po, usually, no, yan ang hindi iniimbestigahan. Wala nang background check kailangan ng bangko dyan. Let's say, ang sabi lang niya kasi 300. Let's say, if I said $10,000 or $15,000, ibig sabihin, hindi makakarating? Makakarating. Mm-hmm. Pero kung lampas nga ng 500,000 pesos ang equivalent, mukhang imbestigahan. Okay. Alright. Check-checkin muna kung kanino mo ipadadala. Kung ipadadala mo ba sa misis mo, sa darling mo, o sa kumpare mo. Sa pamilya mo, dito kung mayroon ka magandang overtime or what, you can send any $1,000 kung depende naman sa kita mo. Ibig sabihin, pag malaki na yung pinadala mo, let's say $5,000 or $10,000 a year, di ma-hold kaya yun? O sana, hindi naman. Ma-hold ba yun, Senator? Hindi naman ma-hold kaagad. Pero merong requirement ang bangko na mag-report na ito ay natanggap mula kay Dong $10,000, more than $10,000. At siguro magkaroon ng investigasyon kung saan ang galing. Siguro, importante maintindihan nyo, Dong, na monitoring ito. Hindi ito hold arrest, up. Hindi ito arrest, hindi ito seizure. Pag nagpadala ng mahigit $10,000, i-check nila kung sinong nagpadala at saan ipinadadala at ire-report nila na may transaction ditong ganun kalaki. Huwag kayong ninervusin, kabayan. Okay lang? Alright. At yan po si Dong Ledesma mula sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Magbabalik ang Kamusta Kabayan. Lahat ng inyong katanungan tungkol sa anti-money laundering law. Pag-usapan, sari-saring bagay, ating pag-isipan, yaring buhay-buhay, ipangalan lakang Pilipino. Kumusta ka bayan? Tuloy! Ilan taon lang kayo? Ang usapin ukol sa mga amendments sa anti-money laundering law ay di lang panggobyerno. Kasangkot din ang bawat mamamayan sa parusang ito, lalo na ang mga Pilipinong naninilbihan sa ibang bansa. Paano nangyari yun? Sasagutin niya ng ating mga panauhin. Nandito sina Nelson Ramirez, ang presidente ng United Filipino Seafarers. At kasama rin niya si Ginoong Noel Josue, ang executive director ng Kaibigan. Ito ang grupo ng mga OFWs. Okay, at mula sa banking sector, sasamahan din tayo ni Art Kibal, ang Senior Vice President for Telemoney Marketing ng RCBC. Okay, pero balikan po natin si Senator Nene Pimentel. Ito, instead na talaga ito, gusto ko malaman, bakit may perception ng taong bayan? Tinan mo yung caller sa US, at ito ay yung even sa radyo. Ang perception nila, ang Senado, hindi nagtrabaho. Doon sila nagkamali. Parang pinabayaan na maabot ng deadline. Parang imbista kung parang unahin na lang daw yon, pinahabol pa hanggang dulo. No, hindi naman ganoon, sapagkat actually may time pa yon. Ang problema lang, nabulabog nga. Sapagkat bago natapos yung official act, mukhang pinadala na ang kopya doon sa FATF at nireject na. Wala pa nga pirma si Gloria Macapagal-Arroyo, na hindi pa napadala sa kanya. Doon nabulabog yung sitwasyon at nagkakagulo na. Ang ibig niyo sabihin, may gumagapang, mayroong maareglo. Merong mayang moles. Well, inamin naman, sir, ni Secretary Camacho that they inform the FATF of the amended version. Pero hindi ganun eh. Hindi ganun kasi ang primary suspect doon, ang agile. Dahil yung agile, meron silang parang access, labas-pasok doon sa bicameral conference committee, which is supposed to be off limits to other people, pero labas-pasok sila. Kanina inadmit yung nung babae, si Ms. Banigid, na parang siya ang resident, representative ng Anti-Money Laundering Council ng
FETF dito sa Pilipinas. She was there on the first day of the BICOM conference. Okay. Matanong ko lang itong mga kasama natin. Ang ninenervyos daw, yung mga nasa banking industry, mga overseas Filipino workers. Eh, matanong ko nga lang kayo, iisa-isayin ko na kayo. Sa sektor mo ba, paano ang epekto sa'yo, pare ko? Ito kasi ang nangyayari, Cheto. Sinasabi ni Senator Pimentel na wala namang individual daw na OFW na nagpapadala ng $10,000. Ngunit iba yung pagpapadala ng mga seafarers kasi in bulk yun ang pinapadala nila sa isang barko. May 20 Pilipino doon. Ang sweldo ng kapitan is $3,000. Say for example, ang basic niya is $2,500. Eh, sa buong barko, mga $15,000 na yan. Ngayon, kung yung kumpanya niyan, say for example, yung Evergreen, na merong 50 kabarko dito, times 15,000 sa 50 kabarko, eh, malaki na po yun. Pero ang mangyayari, na. Pero ang mangyayari na. Po dito kasi ganito, di isa-isahin yan, kailangan pa ng passport, kailangan pa lahat ng certification, o usisahin pa yan ng banko. Kapag they will undergo this process, of course, the bank will hire more employees. And if they will hire more employees, of course, they will be charging more. Ngayon, kung ako ang ship owners, sabihin, kung hindi na ako kukuha ng Pilipino, kukuha na lang ako ng China because they didn't do it in China. Sa China, and, walang already, banking, walang anti-money laundering law sa China? Walang, my goodness. Yan nga po. Ang gagawin ko dito, kung akong ship owner, I will go to China. We are already threatened by China, by these Chinese seafarers because they are very cheap and they are 20 to 30% cheaper than the Filipino seafarers. Pero matanong ko lang, kind of threat. May nangyari na ba? Kasi sinasabi natin, threat na ba, sir? Naranasan nyo na ba? Dito sa... Hindi po naman napapatupad ng sanction ng FHF. Yun naman ang nangyayari ngayon. Ngunit kung mangyayaring ipapatupad talaga yung sanction ng FHF, ay talagang maapektuhan tayo. Kasi gaya ng sinasabi natin na ang gusto kasi natin yung maraming predicate crimes ang gusto ng ipalabas ng FATF at tatlo lang ang gustong susundin natin. Yeah. Ang Nauru na blacklisted dahil sa corruption. Okay. Ang Ukraine na blacklisted dahil sa black market ng kanilang pera. So iba, dapat sundin natin yung mga predicate crimes. Okay. And, and not only that, si Noel directly naapektuhan na. Ikwento mo paano ka naapektuhan. Sa akin, ang experience ko kasi yung misis ko nasa Houston, Texas. At from Texas, mag-mail siya ng cheque sa MB New York. So ito yung correspondent bank dito. Tapos from New York, pupunta ngayon sa Pilipinas, yung local bank dito. Pagdating dito, binibigyan nila ng 15 days na holding period. Wala pa tayong sanction noon, 15 days holding period. Walang kalaman sa FATF yan. Wala pa, pero banking system kurakot ang tawag. Pero ang problem niyan, kung may sanction, more than 15 days. Did you experience that before? Dati mabilis. Dalawang araw lang. Dalawang araw lang, ganyan. Okay. 2 to 3 days pero ipinaliwanag ng banko, ba't nila hinold yung pera? Hindi, sabi nila, kini-clear pa nila eh. Okay. Sa RCBC, dahil suki natin na RCBC, matitino eh. Sa RCBC ba normal yun, sir? Kinakabahan ako sa mga questions nyo eh. Inaabot ba na, kunyari, mag-transfer yung kamag-anak ko. Eh, normal ba na abutin na 15 days sa bangko ang clearing? Sa mga bangko, the following day or even on the same at the same time, nare-remit na yan eh. Natatransfer na sa account. If it is a for credit to an account of an individual or a mismo nandun na yon, or if it is a pickup over the counters the following day, if it is a door-to-door cash delivery the following day or maximum of 3 days, especially kung yan nasa labas ng may special bang dahilan kasi ang asawa ko laging biktima niya noon kanya tumigil na kami dyan sa isang American bank siya American bank na naman na inaabot from anywhere from 15 to 45 days ang clearing daw.
baka naman cheque yung pinambayad. Mm. Yung pinadala niya, cheque. So, kiklear talaga yon. Ayun. That will be sent for collection. Mm-hmm. Normally, 30 to 45 days. Ayun. Okay. Oh. Bago natin ipagpatuloy ang ating diskusyon, meron na naman tayong viewers, syempre, makikisali sa Kamusta Kabayan, si Ginoong Teodoro Noriego from the Kingdom of Saudi Arabia. Mang Teodoro, magandang hapon. Magandang umaga po. Ah, magandang umaga. Okay, Mang Teodoro, ano po ang inyong concern sa aming talakayan ngayon? Kasi po, parang matagal na po na ito ay pinapatupad, itong FATF ruling, eh ngayon lang inaksyonan. Bakit po kailangan dumating pa sa ganitong halos ilang araw na lang ay ipapatupad? Ay matagal na po itong ginagawa sa ibang bansa. Mang Teodoro, matanong ko lang po, no? Gusto ko lang linawin kasi baka kasalanan naming mga tiga-media yan. Ano? Paano ho ninyo nakuha ang impresyon na ngayon lang inaaksyonan itong issue na ito? Kasi baka ako may mga nagkwekwento rin dyan na alanganin. Where did you get this information na ngayon lang inaksyonan ito, Mang Teodoro? Kasi po, nakakapanood din naman po tayo at saka sa internet, eh, ito po laging pinapakita even in other countries na ilan lang ang tumutupad o marami ang tumutupad doon sa mga bansa. Pero dito po sa membro po ang isa sa Pilipinas na bakit pinatagal ang pagsang-ayon dito sa kautosan na ito. Okay. Ayun, okay. Thank you very much, Mang Teodoro. You know what to relate to that? I'll tell you why my perception na ganun. Because remember, nagkaroon ng February 14 deadline. Mm. That was announced. And then I remember noon, in interview pa namin, hinahabol pa yung amendments. February 13, lahat sila yung mga membro ng BICAM nagsasalita sa radyo, sa TV, and ang sinasabi nila, baka hindi humabol. And everybody knew na Feb 14 ang deadline. So syempre, pag narinig yun ng OFW, magagalit. So sabi niya, ba't naman ganun, may deadline na binigay? Parang ano tayo, sir? Yan na nga. Pero ang paglaro dito, dapat fair ang rules. Mm-mm-mm. Hindi naman ibig sabihin na kahit unfair, sige, sundin mo yun. Yeah, yeah. That's what ako, I am sworn as a senator to uphold, to protect the rights of our people, including the OFWs. Pero hindi na, kaya based on that, ayaw ko rin na ang diktasyon sa atin, kahit hindi fair, sundin kahit natin. Kahit ano na lang. Kahit ano lang. Yun ang ayaw ko na mangyari. Oo. Okay. Okay. Ah, another one. Si Maria Wood from Japan. Aling Maria, hello. Hello. Kamusta ka, Aling Maria? Ang katanungan niyo po. Mabuti po. Gusto ko lang hong tanungin kung ang Japan din ho ba'y apektado sa ano? Apektado na ngayon. Ah, siguro yung the banking sector. Ako, si Senator Wood. Ako. Sito. Oh. Sagutin ko yan pagkatapos okay. Niya. Okay. Oh, ikaw. Well, ganito ang nangyayari ngayon sa Japan. No? Huh. Ang Philippine National Bank gumawa ng liham sa Banking Association sa Japan na kung pwede gagamit sila ng through HAM. Okay. Ngunit on December 2002, they were summoned by the Banking Association of Japan at sinabihan sila na hindi because Philippines is still in the blacklist of the Financial Action Task Force. So instead of paying only $720, you have to pay $48 to $58 if they are going to send to the banks. No, they're gonna use the ATM. So parang, ginawa, you're saying, sir, dinagdagan ng charges. Yeah, kasi kung sa ATM, they will be paying only roughly $17 to $20. But if they are going to send it through the normal procedure, you have to spend $48 to $58. Senator Pimentel, your turn. May misinformation naman yun. Sapagkat, una sa lahat, yung petsa na lang December to before the amendments were being taken up. So it had nothing to do at all with the AMLA. Pero blacklist pa tayo sa wait a minute. Patapusin mo ako. Secondly, okay, yung request turned down because the Japanese banks wanted the Filipinos to use Japanese banks. Ito po, as a matter of fact, there was a clarification already on this score that it had nothing to do
whatsoever with the AMLA. They clarified. Yes. They clarified. Okay. Okay. Palamig muna kayo dyan. Break muna tayo. Thank you very much, Maria Wood. Sana lasapin mo ang mga lapad na nasa palad mo. Ngayong napapalo na tayo at pinaparusahan ng FATF, susuko na nga ba tayo sa kagustuhan nila? Magbabalik ang Kumusta Kabayan. Ating pag-usapan, sari-saring bagay, ating pag-isipan, yaring buhay. Kumusta Kabayan. Tuloy at ilan taon lang kayo dito sa ating natatanging bahay. Okay, nagbabalik po. Hey, kahit off-cam, mainit ang bati ko sa nanakbakan. Pero seryosohin natin, ano, dinadaan natin sa tama, pero talagang seryoso ang sitwasyon. Tanungin ko lang si Ginoong Kibal, ano ba ang epekto nito sa totoo lang sa banking system, exporters, importers? Well, sa ngayon kasi si ito, wala pa naman, hindi natin alam kung anong ipapataw na sanksyon. Eh. Ngayon, kung i-base natin dun sa 5 sanctions na pwede nalang ipataw sa atin, eh may mga levels yan eh. Mm-hmm. Yung una, yung unang level, according to this, galing mismo sa kanila ito, magkakaroon ng stringent reporting system lang muna. No? Okay. So, lahat ng mga pinadadala mong mga exporter, palagay mo, magbabayad ng foreign exchange, chichikin yan, o yun naman mga imports natin, ganun din, no? Ganun din naman sa mga OFW remittances. No? And then, yung ibang levels naman, yung worst na ginawa nila sa Nauru, iba yun, no? Ewan ko kung ipapataw sa atin, siguro naman, hindi naman tayo at loss, no? Kasi ang kaso ng Nauru naman, masyadong matindi, no? They had some banks na talagang, mga shell banks. Ngayon, pinagtataguan ng Nauru. Yung number 5 na yon, lahat ng correspondent bank relationship, mawawala yan, idadaan lang sa central bank. Lahat ng transaksyon ng mga banko. E considering napakarami nating mga transaksyon dyan, mapifilter lahat sa Banko Sentral, yun ang mabigat yun, no? Okay. The other one, yung next level naman, medyo ano ng konti, yung lahat ng mga transaksyon na dinadaan sa correspondent banks, okay, i-examinin din yun, no? And then, ang tinitingnan nga namin, kung halimbawa, ipapataw nga nila yon, lahat ng each and every transaction must have to be cleared with them. Sasabihin nila, oh, ito kasi, ang proseso kasi rito sa ito, ganito eh. So, sa Saudi Arabia, palagay mo sa Riyadh, nagpadala ka ng $300. Okay. Papunta dito sa Pilipinas. Hindi naman yung $300 pupunta ron eh. Ang gagawin niya, iipunin ng banko o ng remittance company sa Riyadh. At the end of the day, ipadadala ngayon sa clearing bank, ang tawag namin dyan, Nostro account. No? Ng Nostro account ng banko, doon palagay mo sa Citibank, Bank of America, or what. So pagdating doon, bulk na yan. So malaki na. Ngayon, sasabihin nila, ano itong composition nito? Bakit ganito kalaki? And it has to be a US bank. Hindi ba pwede dumaan yan sa US Hong bank? Kong or something? Swiss bank. Oh. US bank lahat yan eh. Ganun talaga. Ang clearing yan eh. Okay, can they decline? Can the US bank decline our money? May respond to that point. Ano? Walang patakaran na sinasabi ng FATF na kung bulk perang ipadala, dapat may threshold din. Wala. Meaning to say, kung ipadala nila yung in bulk, meron ng individual identification kung magkano para kay Juan de la Cruz, magkano para kay Juana, etc. Yun nga si Ernatore. Yun nga yung ano ron eh. Hindi po mangyari na ang ibig ko sabihin, meron silang patakara na itong bulk na ito, another level of rule. Wala pong ganun. Hindi, Senator. That is why now, when they send that in bulk, I am sure na mga bangko, alam na nila kung para kanino kay Juan de la Cruz. Will we be singled out? Meaning, pag pera papunta sa Pinas, ipitin. Oh. Yeah, yun ang sinasabi nila. Now, sito, let me add this, ha. Tinanong namin si Banko Sentral Governor Paing Buenaventura, who's my friend, si Lito Camacho. Okay, yeah. Sabihin nyo nga sa amin, ano ang sanksyon na darating sa Pilipinas pag hindi matutupad yung requirement ng
FATF. Wala silang wala masabi wala na hindi pa nila alam. And that's the reason why it's so difficult to make a law based on hazy. Hindi mo alam ang parusa. Natanong ko kanina, sino ba sila? Kasi kung United Nations siya, may karapatan pero sila. Pero hihintayin ba natin na masanksyon tayo? Okay. Ay, ano nga yung sanksyon yun? Hindi natin alam. Ba, nakikisali ang taga Virginia Beach, USA. Okay. Si Miss Beth Ogoy. Miss Beth? Good morning. Good morning. May tanong ako kay Senator Pimentel. Good morning sa inyo dyan, Karen and Sito. Ito po yung mga remittances po namin dito. Ay malaki kaming community rin dito sa Virginia Beach. Okay. Ay inaano ko kung anong assurance namin pa kung magpapadala kami dyan through the bank. Kung alam mo na, nagpapadala rin kami, paano yan kung... Nambawa, may chini-chicken sometimes kasi medyo malaki-laki din yung padala namin. More than 10,000. Oh, okay. Alam, sir, it's the fear. It's the fear. Sigurado, pag more than 10,000, talagang may reporting requirement yun. Pero hindi naman ibig sabihin na automatically laundered money yun. Hindi naman ganun. Pero pahihirapan ba si Aling Beth? I don't think so. Kung ganun lang. Regular, lalo na kung regular. Actually, parang makakaigi pa sa atin eh. Di magkakasili pa na ngayon kung sino talaga nagpapadala ng knockout, drug money. Pero yung delay, yun ang worry. Mas worry namin yung delay. Kung makarating man, delayed naman. Yun ang problema namin. Okay. Alright. Maraming salamat, Miss Beth Ogoy. Huwag ka muna mag-alala. Siyempre, katulong nyo kami sa pagbabantay sa pera ninyo. At mula naman sa Kingdom of Saudi Arabia, si Bang Philip Fernandez. Philip, kamusta ka? Philip, kamusta ka bayan Philip from the Kingdom of Saudi Arabia? Okay, wala pa medyo sa'yo. Nawala si Ipe. Pero alam mo, may sinasabi kanina si Sir. You were saying, Mr. Senator, what did you want to say? Yung reaction mo kanina doon Kasi kung questionin ng mga banko yon as I said hindi natin alam kung ipapataw ba yan because they have five levels eh. Kung alin dito sa levels na ito hindi natin alam. Tama naman si Senator doon no? At kami rin naman we cannot tell just in case na ipapataw nila any of this yung halimbawa yung number 4 level so lahat ng mga or number 3 level lahat ng mga dumadaan doon sa correspondent bank, tatanong nila, ano ba ang composition nito? So we will now be forced to request our correspondent banks in Saudi Arabia, yung mga tie-ups natin dyan, na ipadala yung listahan. Mm-hmm. And remember, there are thousands. So it takes more work. Thousands of and thousands. Okay. No? Kami, last year, we processed 1.7 million items. Oh, this is a very... Ay, mamaya, dahil baka kayong matuto, maunahan pa niyo akong magdala ng money courier service. Ang sagot sa ating kabayan survey, sa inyo na sa aming pagbalik. Lang kayo. Ating pag-usapan, sari-saring bagay. Kumusta na bayan? Tuloy, at ilan taon lang kayo? Sa katanungan kung pabor ba kayo, oo nga, interesado, pabor ba kayo sa kaparusahang ipinataw sa Pilipinas ng Financial Action Task Force? Ang nagsabing oo ay 22. 22. Samantalang siyam naman ang nagsabing hindi sila agree sa sanctions ng FATF. Wala pa naman sanctions. Wala pa. Mabuti na lang matibay na gamit namin. So set courtesy of Union Square. Dahil palagay ko, pag umiinom ng konti, magkakahambal dito ng sopa. Hindi naman. Mainit! Okay, para sa natin sa Honolulu, kataon ninyo ang critically kada 70 alas 7 ng gabi Theater Row at so at 7 p.m. the lead star si nakakuha na ng ticket sa promotions sa telephone 808-8033
Live. Okay, at bago kapatid na sito sa ating program dito ito, marahil kataon para sabihin kung paano maaapekto na kinakasama ninyo kapag tayo hindi po at sana ma-trans ng ating puso. Ito lang naman ka. Okay. Should we comply of FHF or do we want to be isolated or not? Okay. Or not amendments. Isa lang masasabi ko. Should they be answerable for the million of us Filipino world? Sana kapag ng Pilipinas sasabihin nila sa amin, kaming bahala sa kasalanan namin ito. Hindi kami nag-complete anong gusto ng FATF. May pakialam na ako sa mga OFW natin, pamilya. Kung sinasabi na party, ang na gusto kong well said. Days lang, puputulan na ako ng tapos yung tuition fee na sa private pa naman nag problema ko Catholic school. Sanction na fifth level, ayoko na. Mag-bankrin dito sa office. Bankers Association of the Philippines. How we can easier for kababayan padala yung kanilang pera as assuming na itong mga ipapataw para pa rin nila madadala pa rin natin siguro dito. Oh, pero tama sinabi ni sir eh, madidelay nga yung Meralco, puputulan siya. Yun na lang ang pang financial planning ang tawag. Gumagawa kami ng tinatawag naming contingency plans dyan. Just in case. Okay. Kasama nga rin, pati yung sa Iraq eh. Sir, you know, Senator, there is the moral debate and there is the pragmatist that knows what's happening in reality. Ano ba tayo, sir? Ako, isa lang ang patakaran na ako'y papayag sa mga gustong gawin ng FATF dito kung fair yung rules nila para sa mga kababayan natin. Hindi lang sa overseas, okay. Pilipinos, lahat na. At saka kung merong kapangyarihan ang taong bayan na kung apihin sila before the act is done or and after the act is done by AMLAC or anybody, meron silang karapatan na pupunta sa hukuman. Yun ang aking paninindigan dyan. Okay. Okay. Ang editorial po, kami naman ang babanat sa pumustahan. Pagbalik po. Last word po na sa inyo. Pag-usapan, sari-saring bagay, ating pag-isipan, yaring buhay-buhay. Kumusta na bayan? Tuloy, ilan taon lang kayo? Bago tayo tuloy ang magpaalam, hihingan muna natin ang ating mga panauhin ng maikling statement, okay, mensahe para sa inyong mga OFW at mga kababayan naming foreign service. Okay. Okay. Parego. Masasabi ko muna, unang-una ang masasabi ko ay si Senator Pimentel ay champion namin sa absentee voting law. Ngayon lang kami boboto ninyo. ngayon lang kami nagkatunggali dito sa isyung ito. Kahit sa isyu sa mga Marino, nandiyan din palagi si Senator Pimentel at tinutulungan kami. Ngunit sa palagay ko, naniniwala din naman kami na si Senator Pimentel ay mauunawaan niya rin kami
Dahil magrarally pa rin kami sa Senate, inihingi ko sa ating mga OFW na sulatan ninyo sila, ang ating mga senadores. Correct! Mag-email kayo, nandyan yan sa OFW.net at saka nasa mga website namin yan. Tingnan ninyo kung anong klase pa, paano natin sila susulatan at ano ang mga email addresses na nilagay na namin doon. Okay. Para and then, nagpapasulat Dr. Pimentel, siguro. Issue na rin yan, ano? Yung delays, yung damdamin ng mga
lang kayo dito sa ating natatangang tahanan buong mundo.